nagkakaroon siya talaga ng decline ng production ng fingerlings. Kaya nga sir, nung i-introduce nila para edible yung Aquashade na itry namin. Tinry namin sir, talagang malaki sir na itulong sa production ng fingerlings. At recently ho, ang mga na-develop naming technologies ay yung Aquashade para palamigin yung tubig ng fish pond para mag-produce ng seeds ang tilapia during the summer months. Kasi ho, ang nangyari dahil sa climate change, na-experience ng maraming hatchery operators, pati kami dito, na pagpanahon ng tag-init ay kokonti ang napuproduce na seeds ng tilapia. So, naisipan namin ano kaya ang pwedeng solusyon dito. Yung teknolohiya na ito ay hindi masyadong mahirap gawin, although medyo magastos, pero effective siya para paramihin yung seed production ng tilapia dahil pwede niyang pababain yung temperatura mga 3 hanggang 4 na degrees centigrade during summer months. Yung resulta ho, nasubukan namin dito sa sentro, nasubukan din namin i-pilot test sa mga private hatcheries at napatunayan na pwedeng higit doble yung production during summer months pag gumamit na Aquashade. Mas maganda ho magkonsulta sila sa amin kasi pinag-aralan na namin yan, sunod-sunod na pag-aaral ang ginawa namin. So alam namin yung mga possible na maging problema para hindi ito mag-work out. Pero kung kakausapin nila kami at makipag-ugnay sila sa amin, maibibigay namin sa kanila lahat ng tungkol sa teknolohiya na ito. So malaki, halos minsan wala pa nga tayong production pag ganun kainit. Kasi ang tilapia kasi meron lang range talaga ng temperature na dapat maganda ang maging production niya, around 28 to 32 degrees centigrade. So sa tulong ng pan shading, nare-reduce niya ng around 3 to 4 degrees centigrade yung temperature ng tubig. Ay around ganyan, pumapatang ng 35, pinakamataas yung 37 yung water temperature niya. Halos hindi siya nagre-reproduce, nalulusaw yung mga itlog dun sa, minsan yung mga breeders na mamatay pa. So yung project naman namin, nag-start kasi in 2011, and then maganda naman yung naging resulta, kaya nitong 2014, in-introduce namin to sa mga farmers. Meron kami dito sa Nueva Ecija, meron sa Ilocos, sa Isabela. Maganda ang naging resulta sa kanila. Tumaas yung production nila. Ibig sabihin, hindi nababasyo yung production nila. So, pwede naman tayo mag-install ng pwede yung mga GI pipe. Parang fix na siya, ganon. At babaklasin na lang siya pag yung after summer man. Pwede rin yung locos na using bamboos, ganon. Para mas makatipid. Malaki, sir. Kung i-base nyo, sir, dun sa monthly production nyo. Especially, sir, kung nagpo-produce kayo ng 1 million a month, kung mawawala yung 40%, napakalaki, sir, na nawawala sa inyo, sir. Gumastos ka man, bababawi mo naman, sir. Kasi hindi mo lang naman one time gagamitin yung Aquashade. One time mo lang naman siya bibilin. Kasi yung ginagamit, sir, na Aquashade na introduce nila Mr. Ediboy, almost mga 5 years. 5 years mong gagamitin eh. Ibig sabihin, in 1 year lang sir na gamit mo, mababawi mo na yung gastos mo ng Aquashade eh. Kasi nga sir, kumbaga, without Aquashade, wala kang production. Pag gumamit ka ng Aquashade, andun. Sigurado sir, may production ka.